Tiningnan ko mula ulo hanggang paa si Leandro. Ang taas din pala ng standards at ang galing pumili ni Carmelita. Bakit hindi namin inaasahan ang iyong pagbabalik? Nakangiting tanong ni Maria. Mukhang close din sila ni Leandro. Naaalala ko na pinagtatakpan din ni Maria at Josefina si Carmelita tungkol sa relasyon nito kay Leandro. Sa isang taon pa sana ako magbabalik, ngunit nakarating sa akin ang masamang balita na... Tumingin sa akin si Leandro, may lungkot sa mga mata niya. Balak ko sanang na ikakasal na ang aking mahal. Napalunok ako, ngumiti si Maria. Mukhang shipper siya ng Carmelita Leandro Love Team. Magsasalita sana siya pero dumating si Natasha. Tumingin sa akin si Natasha na parabang sinasabi niya na oras na para malaman ni Leandro ang lahat. Inaya na niya kami bumaba sa kusina. Nainip na ata siya sa kakahintay o gusto niya lang makita mismo na nagkita na kami ng kapatid niya. Hindi ako makapag-focus habang nagluluto kami at lagi akong nagkakamali dahil nakatayo si Leandro sa pintuan ng kusina at tinititigan niya ako. Pakiramdam ko tuloy, may evaluator kami ngayon. Maraming salamat sa iyong oras. Paalam ni Maria kay Natasha. Oras na ng tanghalian. Nagdahilan si Maria na may naghihintay sa amin sa bahay kaya kailangan na namin umuwi. Alam kong ayaw niya rin makasalo sa pagkain si Natasha. Pasakay na kami ng kalisa nang humabol si Leandro. Walang anuman, bukas ang aming tahanan kung sakali nais nyo muling matuto ng iba pang putahe. Ngiti ni Natasha, kinikilabutan ako sa ginagawa niya. Ihahatid ko na kayo mga bini-bini. Saad ni Leandro habang nakatingin sa akin. Huwag na, hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil sinagay ako ni Maria. Maraming salamat, Ginoong Leandro, nais ka rin naming makausap. Ngiti ni Maria sa kainayang sumakay si Leandro sa kalisa namin. Nakaupo siya ngayon sa tapat namin. Nagsimula silang magkwentuhan. Ikiwininto ni Leandro ang mga pagsasanay at lugar na napuntahan niya sa Cuba. Hindi pa kami nakakalayo nang ipatigil ni Maria ang kalisa. Mauuna na ako, Carmelita. Ako na ang bahalang magpaalam kina ama at ina para sa iyo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Maria. Hindi pa umiinit ang puwit ko sa upuan at kakalagpas lang namin sa Hacienda Flores. Ha? Bakit di ako kasama? Nagtataka kong tanong, ngumiti si Maria at binigyan niya ako ng "Go, base, you can do it, Locke." Naintindihan agad ni Leandro ang gustong mangyari ni Maria. Magsasalita pa sana ako pero tuloy-tuloy na sa pagsasalita si Maria at pinaiwan niya pa ang isa naming tagapagsilbi. Bumaba na si Leandro sa kalisa. Ayoko pa sanang bumaba kaso pinagtutulakan na ako ni Maria. Napatingin ako kay Leandro na ngayon ay naghihintay. Wala na akong nagawa kundi ang bumaba na lang. Ginoo, ihatid mo ang aking kapatid bago magtakip silim. Bili ni Maria kay Leandro. Tumango at nagbigay galang si Leandro. Sinundan namin ng tingin ang kalisa hanggang sa makalayo ito. Hindi ako makapaniwala na magagawa ito ni Maria. Napatingin ako kay Leandro. Nakatayo kami sa gitnang kalsada. Puro pala yan ang nasa paligid. Mabuti na lang dahil umaga pa kaya less awkward. Nagulat ako nang subukang hawakan ni Leandro ang kamay ko. Agad kong inilagay sa likuran ang dalawang kamay ko. Malay ko kung gaano sila kaklingin ni Carmelita sa isa't isa. Paumanhin, aking nakaligtaan na ikaw ay may puot pa sa akin.
saad niya sa kanapayo ko. Oh, so galit nga si Carmelita sa ex-boyfriend niya. Wala akong karapatan magalit sa lalaking nasa harapan ko ngayon kasi hindi ko naman alam ang dahilan kung bakit ako dapat magalit sa kanya. Bukod doon, hindi naman ako si Carmelita. Ah, ayos lang. Siguro bigyan mo muna ako ng oras para makapag-isip-isip. Sagot ko, hindi ko akalain na effective at hindi pa rin pala gasgas ang I need time and space line. Ang ibig mo bang sabihin, may pag-asa pang mapatawad mo ako? Tanong ni Leandro at unti-unti naman siyang napapangiti. Bakit ba ang hilig ngumiti ng mga lalaki sa panahong to? Oo, iwan, baka? Hindi ko sigurado. Sana tumigil na siya. Gusto ko nang umuwi. Aking gagawin ng lahat upang mapatawad mo o aking sinta. Ako'y umaasa na maibabalik natin ang ating relasyon. Kitang-kita ko sa mga mata niya na sincere siya sa sinasabi niya. Pero ang awkward lang kasi hindi naman ako ang ex niya. Napapikit na lang ako para pakalmahin ang sarili ko. Bakit ba lagi na lang ako naiipit sa isang nakaka-stress na situation? Iyo bang naaalala bago ako lumisan? Ako'y may ibinigay sa iyo ngunit hindi mo tinanggap? Napayo ko siya muli. So balit hindi ako susuko, ipaglalaban kita Carmelita. Ipaglalaban ko ang ating pagsinta. Nanlaki ang mga mata ko nang iabot niya sa akin ng isang singsing. Is he going to propose? Napatakip ako sa aking bibig. Naway iyong tanggapin ang aking pag-ibig. Kung hindi tayong dalawa ang magkatuluyan, para sa iyo pa rin ito. Halos wala akong kurap na nakatingin sa singsing na silver at may blue diamond sa gitna. Totoo ba to? Kinagat ko ang singsing para malaman kung totoo nga yon. Totoo nga, it's a real diamond. Magkano ko kaya maibibinta to? Natauhan ako nang magsalita si Leandro. Hindi ko namalayan na nariyan pa pala siya. Masyado na occupied ng diamond ang utak ko. Iyo bang naaalala ang aking huling sinabi sa iyo bago ako lumisan? Tanong niya. Napalunok ako sa kaumiling na lang. Hindi ko naman talaga maaalala dahil hindi naman ako ang jowa niya. Ipinangako ko sa iyo na ako'y magbabalik. Buong puso kong nauunawaan kung hindi mo na ako magagawang hintayin. Ngunit aking hindi inaasahan na ikaw ay sasang-ayon na magpakasal sa iba. Nasa gitna kami ng pagsasanay nang makarating sa akin ang liham ni Helena na ikaw ay ikakasal na sa anak ni Don Mariano Alfonso. Ako'y labis na nasaktan. Ngunit ako'y nabuhayan ng pag-asa nang nagpadala muli si Helena ng liham na naglalaman ng balitang hindi mo rin ibig ikasal kay Juanito sa kadahilan ng ako pa rin ang laman ng iyong puso. Patuloy niya. Awkward. Naaalala ko na. Dinahilan ko rin pala kay Helena na mahal ko ang kuya niya para maniwala na hindi ko gusto magpakasal at agawin si Juanito. Bakit ba hindi ko naisip na ichichika ni Helena sa kapatid niya yon? Kung kaya't ako'y lumaban, ipinangako ko sa aking sarili na makakabalik ako sa iyo. Inabot man kami ng bagyo sa gitna ng dagat, ako'y nananalangin na muling magkabalik at muling masilayan ka, Carmelita. Hindi ko namalayan na nakanganga na pala ako habang nagkikwento siya. Medyo naawa ako sa kanya. Siguro nga galit talaga si Carmelita sa kanya, pero hindi ako si Carmelita kaya walang dahilan para magalit ako sa kanya. May namumuong luwa sa mga mata niya. Agad siyang dumalikod at hinawi iyon. Hindi niya siguro gustong makita ko siyang umiiyak. Hahawakan ko sana ang balikat niya para tapikin siya, pero may kumakaripas na kalisa ang papadaan sa kalsada at tumigil sa tapat namin. Binibining Carmelita, anong ginagawa niyo rito?
Tanong ni Sergio Alfonso sa katumingin sa lalaking kasama ko. Ginoong Leandro? Agad sumaludo si Leandro kay Sergio. Bumaba sa kalita si Sergio saka sumaludo pabalik kay Leandro. Bakit ba sa dinami-dami ng makakakita sa amin ni Leandro, kuya paniwan nito? Nagulat ako nang biglang dumungo si Angelito sa bintana ng kalisa. Okay, so double trouble na this. Wala lang. Sinamahan lang ako ni Leandro maglakad papauwi. Palusot ko. Mukha namang hindi kumbinsado si Sergio at lalong-lalo na si Angelito. Inimbitahan ng aking kapatid sina Binibining Carmelita at Binibining Maria sa aming tahanan. Nagkataon na may mahalagang lakad si Binibining Maria, kung kaya't ako na ang maghatid kay Carmelita. Paliwanag ni Leandro. Baka sa mukha niya, natensyonado rin siya ngayon. Nagpabalik-balik ang tingin ni na Sergio at Angelito sa aming dalawa ni Leandro. At kayo po'y maglalakad patungo sa Hacienda Monte Carlos? Tanong ni Angelito. Agad siyang sinaway ni Sergio. Angelito, hindi nararapat na ika'y makisali sa usapan ng mga matatanda. Alam nyo naman na kakagaling ko lang sa sakit, kaya kailangan kong mag-ehersisyo. Sabat ko sa kasinubukan kong mag-unat. Bilin din sa akin iyon ni Juanito. Napalunok ako sa kaba. Napatango na lang si Sergio. Samantala, napailing naman si Angelito. Boy no, ibig nyo bang sumabay na lang sa amin? Tanong ni Sergio. Napangiti ako dahil kahit papaano, makakaalis na ako sa napaka-awkward na sitwasyon na to, kaya lang naunang sumagot si Leandro. Huwag na po, General. Maya-maya ay darating na rin ang ilan sa aming mga kalisa. Sagot ni Leandro. Gusto ko sa kanyang tanungin kung seryoso siya na maglalakad kami kasi kakalimutan ko na ang diamanting singsing na ibibigay niya. O siya, kami ay mauuna na sapagkat baka ako'y mahuli sa pagdating ng barko patungong Maynila. Ngiti ni Sergio bago sumakay muli sa kanilang kalisa. Mag-iingat po kayo, General. Paalam ni Leandro saka sumaludo muli sila sa isa't isa. Ngunit bago sila makaalis ay nagsalita si Sergio. Binibining Carmelita, ikaw ba ay may nais iparating kay Juanito? Ako'y bibisita sa kanya pagdating ko sa Maynila. Tanong ni Sergio. Napalunok ako muli. Gusto ko sanang sabihin na huwag niya sanang akong isumbong kay Juanito, kaso di ko naman pwede sabihin yon. Wala naman. Mag-ingat ka sa biyahe, kinoong Sergio. Tumango si Sergio habang si Angelito naman ay nagdududa pa rin nakatingin sa akin. Ang lakas makakonsensya ng batang yun ah. Nang makaalis sila ay naiwan na naman kami ni Leandro sa gitna ng kalsada. Aking nahihinuwa na may magandang balitang makakarating kay Juanito. Ngiti ni Leandro dahilan para mapaisip ako. Siguro naman ay matutuwa rin si Juanito dahil malapit na masakatuparan ang plano namin.